Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. So pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga followers at subscribers natin dito sa team. So ang tanong niya, paano ba malalaman kung talagang magaling pumalo ang manok? Kasi kadalasan sa mga nilalaban daw niya, minsan sobrang galing, binubugbog ang kalaban, hindi mamatay, pag naisahan talo pa. Ang iba naman niyang manok, pag nilaban, patalon-talon lang, ang bilis pumatay, ang bilis manalo. So, bakit nga ba hindi predictable ang outcome? Bakit hindi super ang manok pag nilalaban as compared doon sa pag binibitawan? So, minsan naman, super naman ang manok na sa bitaw, super din sa actual na performance, pero hindi pa rin manalo. Bakit nagkakaganon? So, napakagandang pag-usapan yan. Ano? So, isishare ko sa inyo ang opinion ko and kung ano ang napansin ko scientifically sa ganitong mga sitwasyon. So, kadalasan, sasabihin ng iba, kulang sa swerte, medyo malas lang. So, para naman sa akin, ang swerte at malas, yan ang pinakahuling baraha na kailangan kong sisihin. Unang-una, hahanapin ko muna ang rason kung bakit. Kasi pag natatalo ang manok mo, may rason kung bakit. Pag wala kang makitang rason na talagang magaling naman talaga, mas magaling lang ang kalaban, yun ang tinatawag na swerte o malas. So, before that, pag-usapan natin ang scientific reason kung bakit. So, unang-una, makikita nyo, ano, may mga manok talaga na super, kinakain ng kalaban. Sa sparring, pagdating ng labanan, ganun din, kinakain ng kalaban, pinapaliguan. Pero pag pinalo siya ng isa, patay siya. So, ganito, ano. May mga manok kasi na, pag multiple crosses na siya, wala na siyang karakter, sabog na siya, defensive na ang palo niya. So mapapansin mo, ang palo niya tulak, hindi yung talagang gigil na gustong ihalihaw ang paa na ipasok sa katawan. So more on, ang palo niya either patulak or sampal. Sampal, para nangangalmot na lang. So pag nangangalmot yan, scientifically, hindi effective ang delivery ng paa. Kalmot na lang. Kumbaga, napaka-power, napakadaming palo. Kung makakachempo siya, nalugaran niya ang kalaban na nasa tapat niya, papasok yung palo ng kalmot. Pero kadamihan, pag walang intention ang manok na talagang gustong tapusin ang kalaban sa paluan, napakahirap manalo. Kasi dyan pumapasok ang sinasabi natin na cutting. So, ang cutting is, unang-una, nasa bloodline. Pangalawa, nasa conditioning at pointing. Ano? So, kung alam mo naman na maganda naman ang bloodline, cutting line naman siya, tapos every time na ilalaban mo, ganun ang nangyayari, parang ang tagal pumatay, may problema sa conditioning, may problema sa pointing. Kasi pwedeng nasobrahan sa bugbog sa exercise, matigas ang katawan ng manok, at saka sa pakain, ano, minsan nasasobrahan tayo sa pellets, tumitigas ang katawan ng manok, lalo na kung kulang sa pahinga, nag-hold ng tubig, so pigil talaga ang palo niya. Pigil ang palo niya, hindi niya ilalarga ng todo. Lalo kung kulang sa pahinga, medyo nilalagnat-lagnat. Masamang pakiramdam, akala natin okay lang kasi hindi nagbabago ang kilos, pero hindi niya inuunat ang paa. So isa yon. Pangalawa, posibleng nag-e-epekto na ang Marex disease. Kasi ang tinatamaan ng Marex is ini-impair niya ang vision or ang mata, as well as buto sa mga litid. So once na impaired na yon, once na apektado na yon, ang galing lang panoorin sa spar, pero we may never know na pag actual ng laban, pag nagpaloon, ayaw na yung ibigay ang paa niya kasi masakit. Parang nirarayuma. Hindi mo makikita unless i-video mo na naka-slow mo. Palakari mo, obserbahan mo ng matagal. So, medyo mahirap kalaban ang Marex. Kaya karamihan ng farm, marami ng mga farm ang nagbabakuna talaga ngayon. Kasi, kumbaga nasasayang lang eh. Kasi isa sa mga greatest example ko is ang Bicol Golden Crown Farm na kaibigan natin. Sa Bicol, nag-introduce ng Marex vaccine this year. So, tuloy-tuloy ang panalo nila, ano, kaliwa kanan ang championship. Dahil nga, healthy-healthy ang mga manok, hindi impaired ang mata, yung paa nila talagang well-delivered dahil hindi hampered yung mga litid, mga ligaments, yung mga buto. So, isa lang yun, ano? Isa lang yun. So, pangatlo, pointing.
So minsan, ang manok natin, sobra ng dry, tinuyo natin, numipis ng gusto, sumobrang gaan, wala na talagang power yan. Kahit na ang dami pa niyang pumalo, pumukpok, walang karga, ika nga. So kung kulang sa power, masangga pa ng kalaban yung paa niya, yung palo niya, hindi na talaga lulusot yan. Hindi na talaga lulusot yan. Kaya sa pointing sa akin, dahil nga sa ginagamit kong true point na gamot, hiyang siya na, medyo may moisture ng konti kasi kailangan i-distribute ng katawan niya ang nutrients na bigay ng true point, ang oxygen na bigay ng true point para ma-oxygenize ang buong katawan niya. So kailangan niya ng tubig. So yun ang pointing ko. So ang pointing naman ng iba, ang ginagawa nila, dinadry nila yung mga sweater. So sa kanila naman yun. Ako naman, hindi ko kabisado yun kasi ito talaga ang ginagawa ko sa ngayon. Kaya wala akong masasabi sa dry pointing na sinasabi nila. So pangatlo ang pointing, ano? So bloodline, yung may sinyalis na Marex, pointing and conditioning. So lahat yan relevant, ano? Lahat yan relevant. Tapos of course, bloodline, ano? Bloodline. So sinabi nga natin kanina na talagang may mga cutting line, may mga manok naman na talagang nervyoso, ayaw ilapat ang paa, ayaw siyang malapitan, kaya talagang rumaratrat ng palo para wag lang siyang malapitan ng kalaban. So mapapansin nyo, magandang panoorin sa sparring, pero pagdating ng actual na laban, bakit inaabot ng 2 minuto, 3 minuto, bago matapos ang kalaban? Kaya talagang medyo mahirap, ano? Medyo mahirap. So as doon naman sa patalon-talon, pwedeng nasaktuhan yung pointing, tapos maganda ang cutting ng bloodline, cutting line talaga siya, patalon-talon. So pagpapasok ng kalaban, nasa ibabaw siya, posibleng nalalawitan niya ng palo, pumapasok sa mga fatal parts, sa mga kalambutan. So talagang mabilis mag-dispose ng opponent. Kasi alam naman natin, pag nakaposisyon sa taas ang manok mo, talagang low of gravity yan. Kaya ako gustong-gusto ko mga Bruce Barnett kasi lagi nakaposisyon sa taas. So kumbaga, pag natsambahan ng isang halihaw sa kalambutan, tapos ka agad. So yun ang gusto ko sa bloodline na yon. So tapos posibleng yung patalon-talon na yung posibleng talagang gustong-gusto niya ang katawan niya, kikilos siya ng mabuti. Kikilos siya ng maayos, yung tama ang moisture, malinaw na malinaw ang utak niya, talagang napahinga ng tama, naihanda ng tama, hindi naturuan ng mga bad habits o bisyo na yung tutuka muna bago pumalo. So posibleng nasaktuhan yung mga factor na kailangan niyang manalo. And sabi ko nga sa inyo, last but not the least, yung malas at saka swerte. So kung alam ko ating line ang manok mo, namamalo naman, talagang nagpaloon, nagpapasukan ng patama, so paunahan na lang silang dalawa kung sino ang tumumba. Doon na papasok ang swerte saka ang malas. Kaya kumbaga, it's really important na i-video natin, ano? So manalo matalo, i-video natin. Ang panalo, wala namang problema kasi bragging rights ako, hindi ako interesado sa panalo eh. Sometimes pinupost ko lang din. Yung talo is for me to learn. Kasi kailangan ko siyang aralin bakit natalo. Parang hindi ako makatulog hanggang hindi ko nalalaman kung bakit ganun ang pagkatalo niya. Kino-compare ko ang mga video ko doon sa sparring, nung hinahanda namin, versus actual performance. Kung hindi naman nagkatalo, titingnan ko kasi nga posibleng baka doon pumasok sa mga factor ng baka may tumutubo ng Marex, posibleng ganun. O kaya naman baka na-dry namin sa pointing, yung ganun. O kaya naman posibleng nasa bloodline lang talaga niya, nervyosong bloodline. So kailangan na-analyze natin. Pero pag hindi naman pumasok doon sa category na yon, talagang nagdurugan sila, doon napapasok ang swerte sa kamalas. So sa akin, ganun lang naman kasimple ang analysis natin, ano? Kasi nga, talagang napakadaling maghanap ng magaling na manok, pero napakahirap maghanap ng mananalong manok. You may never know. Ang importante lang sa lahat, nakahanda tayo, pinrepair natin ang manok natin, binrid natin, pinalaki natin ng maayos, ng healthy, ng tama, hinanda natin, pinoint natin. Pag nabigay natin sa manok yun, maganda na ang katawan, maganda ang kilos, very sharp during pointing. Pag binitawan na natin yun sa rueda, siya na ang bahala. Wala na tayong magagawa dun. Ang importante, binigay natin ang magagawa natin and we have to really accept the outcome. Kung human error ba o talagang hindi ipakaya ng bloodline ang ganung level ng competition,
we have to be really honest with ourselves. Kasi wala naman tayo ibang kalaban dyan kundi sarili natin. Kailangan nating tanggapin kung ano ba talaga. Kaya sa akin, yun ang parameters ko dito sa larangan na to, ano, sa laro na to, sa industriya natin. Yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may naibahagi akong konting kaalaman sa mga kasama natin dito sa industriya. So Master Marcos ulit ito ng Logis CCU Academy.